Alright guys, welcome back to my channel and today's video, no, short video lang to sa ating update, no. Ito yung nagustuhan ko sa update ngayon, sa lahat ng update, ito yung pinaka nagustuhan ko, ang scheduler. Kasi bukod sa outfit, outfit, hindi ko talaga trip yan dahil nga free to play lang tayo at wala tayong pambili dyan. So let's skip this part na lang, no. Kasi bibilihin mo talaga yan, yan, no. Ayan, so hindi ka magkakarot siguro niyan kapag hindi ka magta-top up. Wala namang libre dyan eh. So yun, skip tayo dyan and punta tayo sa scheduler. Ito, ang kinaganda rito sa scheduler guys. Kasi pwede ka lang mamili ng, pwede mang parang AFK na siya. So ang maganda lang dito is pwede siyang gawing pagkasunod-sunod. Depende yan sa time nyo. Halimbawa kung ang gusto nyong, kung gusto niyong mag-land of trial sa gabi, pwede niyo siyang ihuli. Ganun. So, meron ditong 8 hours na scheduler. Ayan, pwede niyo siya i-unschedule. Pwede individual, pwede i-reset, pwede i-reset schedule. Ibig sabihin ng reset schedule, tatanggalin to. Reset total time. Magre-reset yung time limit, which is 8 hours lang. Tapos, ang maganda rin dito guys is, halimbawa, unschedule natin. Ayan, then boom. So punta tayo schedule, ayan. Papansin nyo, may 31 minutes pa tayong Land of Prosperity. After that, susunod nyo itong Erleta. Ayan, sunod-sunod hanggang dito sa Celano. So ang pinaka best advice dito, since 8 hours lang yung makakuha ang pwede nyo gawin, kapag nagde-daily kayo dito, mas okay na yung highest level na kaya nyo gawin. Like for example, 45, 45, 34 or 47, kasi ako 45 pa, so hindi pa ako nagsusurvive sa mga level 47 up mobs. So ang ginagawa ko 45 below lang. So yun, maganda siya guys kasi everyday nag-reset man yan. Tapos pag kinlik mo yung schedule setting, asanin, teka lang, yun yan, schedule settings dito, gold restoration. So po, kapag namatay kayo, pwede nyo gamitin yung free restoration. Ang pinaka-iba lang dito is pag free restoration lang, hindi na siya magre-restore kapag naubos na yung free mo. So mas okay na gold restoration na lang. Kapag katulad ko na sobrang AFK talaga, like 8 hours kang nawawala, puro AFK lang yan, applicable tong 10 times ito. Tapos yung batch purchase settings, pag kinlik mo yan, mag-auto-buy siya kapag naubusan na ng patch. Madedetect niyan, so bibili siya agad sa NPC. And kung magkano nyo, kasi sa 2000 nasa 69 below lang to eh. So kailangan hindi ma-reach yung 70% kasi hindi siya makakapag-gamit ng mana. Okay, andito naman, wala nang pagbabago sa use auto hunt manner mode. Tapos 30 meters yung range ng pag-AFKhan mo. So maganda ko na guys, kasi tulad ko nga, casual player lang, so malaking tulong sa atin to. Ang kalaban na lang dito is mga bot at yung internet connection. Kapag na-DC ka, sayang yung 8 hours dito na pag-grind. O, diba? So, yun lang guys. Short video lang. And maganda siya para sa akin. Lalo sa mga busy person. Yan, automatic na yan. Papalit na yan sa mapa. So, ito yung parang quest mode niya. Mag-automatic yan. Hihinto niya yan. Or, alam ko pag natapos niya to lahat, hindi siya hihinto sa atake. So, kumbaga, matatapos niya lang yun. In-schedule mong 8 hours na mission kasama na dyan ng dungeon lahat. Tapos after that mag-AFK na siya. So yun lang guys, napakaganda. So yung gandito lang guys, and sana may natutunan kayo sa video na to. Once again, thank you for watching and see you in my next video. Bye bye.